So what's up guys? So welcome back sa ating channel. So pasensya na kayo kasi ngayon lang ako nakakapag-vlog. So masyadong busy. Katulad yan, bumalik na tayo sa normal, halos normal na situation natin. Nag-level 1 na kasi. So marami na namang ginagawa, OT-OT na naman. So yeah, ito yung update sa ating mga alaga. So ito na nga. Ito na yung ating emerald. So pinaris ko na muna rito sa isa. Na pastel face na split din sa emerald. Tapos ito naman na ating lutino ay pinaris natin dun sa yellow face na normal, gray. Tapos ito, yan, ito yung ating hagoromo. So pinaris ko naman sa puti. So ang pinaka-update ko ngayon, yung ating sun conure ay sinunog na natin. So tapos na kasi, magpabreed na ako ng isa. Then nag-molting siya, so nagustuhan ng tropa. So pinalit ko na guys. So gusto ko ipakita sa inyo kung ano yung bago nadagdag na ibon sa ating aviary. So eto yon guys. Matutuwa kayo dito. Ayan guys. Ayan. So yung pares ng GCC. Ayan, yung isang normal at isang pineapple. So ayan guys. Ayan. So kagabi lang yan dumating. Hindi ko na na-videohan kasi late na rin dumating yung rider. So tapos yung sinuwap ko na rin. So adya. Tapos ito naman yung ating mga pinamamatured na cockatails. Ayan. So may lutino, may albino, merong so may emerald. Ayan. Tapos ito yung back frill and agoromo. So kaya naktanin silang isang visual na agoromo. So ang gagawin ko, ang plan ko kasi ngayon, itong bakante natin na cage, so ilalagay ko muna yung nandito sa baba. Ayan. So itong nasa baba rito, yun yung ilalagay ko. Tapos lalagyan ko na rin sila ng box para hindi na naistorbo. So yun yung lagi kong ina-advise na kapag magpapares kayo or magbi-breed kayo, so matagal pa, halimbawa 6 months yung breeding nila, so dapat mas ma-advance kayo. So nakalagay na yung cage, meron ng cattle bone, para kompleto na siya. Napapamiliarize niya na yung cage. Unless kasi na maglalagay kayo ng pair sa isang cage na matured, so ilang linggo or buwan pa kayo bago makapagantay na mag-breed sila. Kasi nagpe-prepare din po yan ng breeding nila, lalo sa nest box. So papasok yun sa loob, tapos ayusin yan yung mga kusot or magpe-prepare yan. Pag okay na sa hen, tsaka yan mag-breed. So ganyan ang attitude ng ibon. So ang option ko rin, kasi ito, kakamolt lang. Kakamolting lang kasi nito. Then ito, check ko kung may itlog. So kung wala pa, bala ko dun ko muna ilagay itong GCC. So hindi pa naman din magbi-breed dyan. Siguro 4 to 5 months siguro bago pa siya mag-breed. Pero mas maganda kasi naka-prepare na siya. Iwas store po rin ang ibon. So nai-stress din kasi yun. Magpapalit-palit ng cages. O bago or nest box. So kailangan ayos na siya. So ito, ayan, dami na nga yung ating mga paanak. Ito. So hindi ko pa rin nalilipat. So yung ganitong nest box, kahit standard size na pang cockatail, papasok nyo lang dito sa cage na double cage. So ito lang yung galawa nila. Pero nagbe-breed pa rin yung ibon. So sa tropa, nag-itlog ng 7, ang pinisa ay 5. So ibig sabihin, sa condition pa rin ng ibon, babase kung magiging maganda yung breeding nila. So siguro second part na lang yung cages, kasi ang nagiging main cause lang naman nun kapag mataba yung ibon. So kailangan kasi nakakagalaw pa rin katulad yan ito. So kahit pa paano nakakalipad sila compare dun sa maliit na area. So ito guys, so yung dating, ayan, tatlong nest box.
So yan, nagbe-breed naman sila, guys. Hindi naman nagpapatayan. Kaya parang colony siya, colony style. So ang ibon naman kasi territorial siya eh. So kung nasa nest box na siya, yung unang pair, so second pair dun sa isang nest box. Ang pinaka-consequences lang nun, syempre, may possible na pumasok yung isang pair dun sa hindi niya nest box. Lalo kung may inakay or may itlog. So pwedeng basagin or pwedeng patayin yung inakay. So yun ang aren, consequences yun ng ginagawa natin ng ganito. Nangyayari din naman yan sa colony. Kahit isang malaking cage, ganun din. Mapasok din yung ibang ibon dun sa hindi nila nest box. Pero mas mataas pa rin yung chance na mas mabilis kayo makapagparami kapag may colony kayo. Okay, yes. So, ayun guys. So, update lang. So, sa lahat ng mga bagong subscribers, so marami siya. Salamat sa inyo. So, kayong bumubuo ng channel na to. So, salamat. And rock and roll. Let's go.